Yeah, this for the players out there. Check out this dope shit, man. Pay is never down, we getting paid. Another day, another dollar, living in the bay. Hustling for my baby, trying to plan my escape. I ain't staying in the matrix where they trying to get my papers. This for the players. Pay is never down, we getting paid. Another day, another dollar, living in the bay. Hustling for my baby, trying to plan my escape. I ain't staying in the matrix where they trying to get my papers. Max Power Gray. So, ito yung kanyang looks, guys. So, it's carrying the same DNA of Yamaha NMAX 155. So, mas pin-upgrade lang to pagdating sa kanyang engine specs, maging sa kanyang itsura. So, yung unang nagustuhan ko talaga sa kanya, guys, is yung kanyang front, no? Yung kanyang headlight. Kung makikita nyo, guys, para siyang eye. Ayan, naka-LED na to, guys, and equipped na din siya ng daytime running light. So, kitang-kita nyo naman, guys, kung gaano siya ka-modern at saka ka-stylish, no? And then, pagdating naman sa kanyang turn signals, ganun pa rin naman, naka-bulb type pa rin. Pero kahit ganun pa man, guys, kita nyo naman napakaliwanag kahit na maaga ngayon. Then, i-check natin, guys, yung kanyang taillight. So, katulad din dun sa front, guys, napaka-astig at saka aggressive talaga ng looks ng kanyang taillight. Para din siyang headlight, guys, no? Na parang, para siyang eye yung itsura niya. And of course, naka-daytime running light na din itong isang to. And naka-LED na din. Tapos, yung kanyang turn signals, guys, is nasa baba na ng kanyang taillight. So, ayan, guys, napakaganda, no? Napaka-modern and napaka-astig and sporty stylish talaga ng looks niya pagdating sa headlight at saka sa taillight. So, ayan. And then, at the same time, guys, balik tayo sa front. So, equip pa rin naman siya, guys, ng wind visor. So, itong wind visor niya, guys, is adjustable to up to 50 mm, no, for protection from wind debris and for aerodynamics leverage. So, depende sa inyo, guys, kung i-adjust nyo pa ba ng pataas or tama lang yung kanyang standard na pagkakalagay dito sa windshield. So, kung halimbawa may taller height ka, pwede nyo i-adjust, guys, para ma-level sa inyo. Or if ever naman yung height mo is hindi ka naman katangkaran, eh tamang-tama lang naman din yung kanyang standard na pagkakalagay dito sa kanyang wind visors. At the same time, sa power gray niya na paint, guys, meron siyang matte dito na parang ano, guys, winglet. Ayan, oh, napaka-stylish talaga. And then, ito, matte din to. And pagdating sa paint job niya, guys, napakalinis. So, sa front fender, naka-matte. Pagdating naman po sa kanyang suspension, guys, naka-telescopic fork suspension siya with single hydraulic disc brake. Ayan, guys. And then, naka-dual pot piston brake caliper siya. At the same time, guys, no, equipped na din siya ng ABS, stands for anti-lock braking system, na kung saan kung halimbawa nasa high speed ka at magsasudden brake ka dahil nga may tumawid na aso or bata, no, hindi ka na mangangamba, guys, na maglalock yung brake mo. So, napakaganda po na kanyang stopping power. Aside sa naka-single hydraulic disc brake siya, naka-dual pot siya, is equipped na din siya ng ABS. And makakaasa ka, guys, na pagdating sa tire, napakaganda na din, no? Stock siya, pero may brand siya, guys, na Dunlop. So, alam naman natin basta Dunlop, guys, no? Quality or de kalidad talaga pagdating sa mga gulong. Tubeless tire na din, so kung halimbawa mapapako kayo, hindi basta-basta mag-flat. So, pagdating sa mags, siya po ay naka-glossy black. And sukat ng gulong sa front is 120 by 70 by 15. And then, yan yung kanyang radiator, guys, no? May harang na din. So, pag halimbawa dadaan kayo sa mga batong lugar, makakaasa kayo, guys, na hindi basta-basta papasok yung mga bato-bato dito sa kanyang radiator. Napakaganda na din ang design, guys, no? Para siyang naka-honeycomb.
Ayan. So, texture is matte black. Yung horn niya din, guys, ayan, nakalabas ng konti. So, sa kanyang engine specs nga pala, siya po ay powered ng 292cc, to be exact, liquid-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 4 valves, at single cylinder. Max power is 20.6 kilowatts at 7,250 rpm, at max torque na 29.0 Nm at 5,750 rpm. Yan po yung itsura niya sa side, guys. Meron na din palang ano dito, guys, emblem na Yamaha, no? So premium na premium yung looks niya, glossy black din aside sa kanyang power gray na color na glossy. And then pagdating sa apaka ng driver, ayan, medyo madumi, guys, kasi naupuan ko na to kanina. Naka-matte, no, yung texture niya. Tapos dito, parang may kakaibang angulo dito sa side fairings dito, guys, oh. Ayan, oh. So, matte po siya. Then, napakaganda din po na ganito yung pagkakagawa na kanyang side fairings dito. Hindi mo mahalata na para pag halimbawa magasgasan, no. Parang plain pa rin din. Tapos, meron siyang option for cruising style or touring style na kung saan pwede kang nakasitting upright position or pwede mong iunat yung paa mo dito pag halimbawa ngawit na ngawit ka na sa inyong long drive. Kasi itong si Yamaha X-Max, guys, is built for touring, no? Kung halimbawa gusto nyo mag-Philippine loop, bagay na bagay po itong motor na to para sa inyo. So, dito sa kanyang grips, guys, nandito pa rin naman yung napaka-attractive na grips, no? Naka-rubberized, obviously. Then, meron siyang bar end dito na glossy black. Ayan. Napaka-astig. And then dito sa kabila, same lang din naman. Sa mga levers, naka-matte black po. Napakalinis po ng color, no? Napakalinis po ng paint. Then same lang dito po sa kabila. And then sa switches or button, of course, nandito yung kanyang electric start, kill switch off activated, hazard lamp switch or hazard light switch. Ayan. Off ko na. Naka-on kasi yung kanina. Ayan, guys. Tapos nandito yung kanyang trip at saka info. Kung halimbawa mag-change kayo, guys, ng information dito sa dashboard, dito po kayo pipindot. And then sa left side, nandito yung high beam, low beam, passing light or pass light. Ayan. Tapos ito po yung kanyang turn signal switch, off, at saka yung kanyang horn. Ito. So, yun po yung buga ng kanyang busina, guys. Para sa akin, sa body build niya, is tamang-tama lang po sa motor na to. Sa dashboard naman, siya po ay naka-semi-analog at saka semi-digital. So, same lang po sila ng itsura ng dashboard ni T-Max, yung mas big bro dito kay Yamaha X-Max. So, pagdating po sa dashboard, guys, kung mapapansin nyo, guys, yung design niya is parang owl, no? Parang mata ng owl, no? Ayan, yung itsura. So, nandito yung speedometer at saka yung kanyang RPM or tachometer. Nandito yung kanyang fuel gauge indicator. Tapos, may time na din. Trip meter. Tapos, meron siyang temperature indicator. And, I'm not sure with this one, guys. Comment down below anong tawag dito, no? Ayan. Tapos, syempre, alamin pa natin yung ibang mga info. Pindot tayo dito sa trip info. Ayan, guys, consumption at saka average. So, yung kanyang kilometer per liter, guys, no? Kung halimbawa, guys, matulin yung pagpapatakbo nyo nito, mas magastos sa gasolina. Pero kung takbong pogi ka lang, chill ride ka lang, makakatipid po kayo sa gasolina. Ayan. And the next, trip F, kilometer consumption, L, average, ayan, temperature, which is 30 degree, battery. So, since, guys, na siya ay wala pong kickstart, napaka-advantage po na meron siyang battery. Nang sa ganun, matcha-check nyo po yung battery health ng motor na to. Kasi aasa ka lang po dito sa kanyang electric start. Ayan, guys. Next, TCS on. So, what is TCS? It stands for Traction Control System. No? Usually kasi ng mga may TCS, guys, is yung mga big bike, pero meron na ding TCS yung NMAX 155. So, yung function nun is pag halimbawa dadaan po yung front wheel ninyo sa mga mabubuhangin, mababato, or madudulas na lugar, sisikapin nung rear wheel na makasabay sa ikot ng front wheel. In that way, guys, makakaiwas po kayo sa skidding or sa pangamba na aksidente. So, ayan po yung purpose or function ng TCS. Next, L fuel, consumption average. So, bumalik na po siya sa dati. So, itong si Yamaha X-Max, guys, is equipped ng dalawang front pocket.
So kung mapapansin nyo guys, naka-close yung front pocket niya, no, itong dalawa. So dito sa left side guys, kailangan nyo pa po muna i-open, no, ilalagay nyo itong open. Then saka nyo po pipindutin yung lid para mabukas po itong isa. While ito pong isa is i-push mo lang po ng ganyan. Ayan guys, pwede nyo na pong mabukas. So kung mapapansin nyo guys, medyo may malalim na siyang front pocket dito. Pwede nyo na pong paglagyan to ng phone ninyo, papers ng motor, at coin purse, no? Well, the other side guys is pwede nyo ilagay dito yung wallet ninyo at saka yung mga important personal belongings nyo. Kasi hindi naman po may open to kung hindi nyo po kailangang i-open to dito. So kailangan nyo po gumamit ng smart key niya. So for you to be able to open this one guys, kailangan nyo po itong itapat sa open. Ayan. So ngayon, open na natin. Tapos, push the lid. So ayan guys. Kung mapapansin nyo guys, same lang po sila ng size, no? Same lang po sila ng capacity dito sa right side. Ang pinagkaiba lang po nila guys is equipped na siya ng power socket. So pwede nyo pong i-charge dito yung phone ninyo. Kung halimbawa guys, maglo-long ride kayo. So ayan po guys, equipped na siya ng 12 volts power socket. Kung mapapansin nyo guys, wala din po siyang adapter. So kailangan nyo na lang po bumili ng aftermarket na adapter para ipasok nyo lang po dito, i-charge nyo yung phone nyo. And habang naglo-long ride kayo, is makakaasa po kayo guys na nag-charge yung phone ninyo. So ayan guys, yung isa sa mga features, no, or selling point ni Yamaha X Max. So pagdating naman sa seat guys, kung mapapansin nyo guys, napaka generous na ng kanyang seat cushion. Para siyang ano, sofa, no? Napaka-stig, nakaganda talaga ako sa seat niya guys. Tapos nung umupo ako kanina dito guys, napaka-komportable, no? Napaka-lambot ng kanyang cushion. And parang meron na din siyang harang dito para pag halimbawa siguro nasa long ride ka, hindi na masyado sasakit yung likod niyo, pwede niyo isandal konti dito yung likod niyo, ano. Tapos may nakalagay na din na X-Max, and then actually nakatuton siya guys eh, no? So rough dito, tapos merong maliit or may konting ano dito, parang leather design, and then rough ulit dito. So sa upuan ng angkas guys, generous na din kumpara doon sa ibang mga scooters na hindi masyado generous. Ayan guys. Ayan. So napakalaki pala ng upuan ng driver dito. And then, ayan guys, may leather din dito. And then naka-stitches na din. So pagdating sa kanyang seat storage capacity guys, kitang-kita nyo na guys, napakalawak na, no? Marami ka nang mailalagay dito. So based on my research, pwede po kayo maglagay dito ng 2 helmet, no? Depende po sa size at saka sa brand ng helmet nyo. So aside from that guys, pwede din po kayong maglagay dito ng papers ng motor, bag nyo, or mga personal belongings nyo kung halimbawa ito yung motor na gagamitin nyo for long ride. So ayan guys, sa ano pa lang guys, sa under seat storage pa lang guys, is waging-wagi na kayo. May ilaw na din para pag halimbawa pagkagabi, kitang-kita nyo po yung kung ano po yung mga gamit nyo na nakalagay dito. Ayan, laki. Meron ding tools dito guys, nakasabit. So nandito yung pillion step guys, or foot peg. Ayan, apaka ng angkas. Napakaganda din ang pagkakagawa ng mechanism guys, oh, napaka-responsive. Ayan, napakahabang tumbucho, napakalaki na din, oh. Mayroon na ding guard para safe, na safe yung legs nyo na hindi mapapaso. Nakamat po yung datingan, medyo may pagka-rough to, maging dito. Pagdating naman po sa kanyang suspension sa likod, siya po ay equipped na ng dual shock unit swing. So napakaganda na din po ng plane ng isang ito, it's because... Ayan, meron siyang dual absorber. And then, sa braking system, siya po ay naka single hydraulic disc brake with single pot piston brake caliper. Sukat naman po is, ayan, 140 by 70 by 14. Ito naman tayo, naka-reflectories na din guys, ano. Then, may ilaw na din ng plaka dito. So, visible po siya pagkagabi. Tapos, yung kanyang rear fender. Nandito pa rin naman yung kanyang emblem na X-Max. Tapos, nandito yung kanyang panggilid. Napakalaki talaga, guys, no? So, hindi na kayo mabibitin ito, guys, sa torque at saka sa speed. Dahil nga siya ay 300cc na, no? And at the same time, same lang din. Nandito pa rin yung foot peg. Yan. Tapos, equipped na din po siya ng side stand switch. Meaning, pag nakababa po ito guys, tapos tinatry nyong ipaandar to, hindi po siya aandar, not unless kung nakaangat siya. So isa po yung sa safety features na meron itong si Yamaha X-Max.
So, ayan po yung kanyang fuel tank, guys. No? So, sa kanyang capacity, guys, is 13 liters. Tapos, ilalagay ko na lang po yung kanyang average fuel consumption sa screen. Meron po siyang ground clearance na 135 millimeter. Meron siyang bigat na 179 kilograms. With full tank and oil na siya, guys. Kung interested po kayo sa motor na to, guys, ang presyong ito ay nagkakahalaga ng 274,000 pesos. Yun po yung kanyang SRP. Kung gusto nyo po hulugan, meron siyang down payment na 50,000 at monthly amortization for 36 months or 3 years na 11,161. At saka may rebates po siya na 200. So itong motor na to, guys, is available dito sa Yamaha Bikelink Tagum. Ilalagay ko na lang po yung full address nila sa description box ko sa baba. Maging ang aking contact number para makontakt nyo po ako if ever gusto nyo po itong bilhin. Anyway, guys, no, sa mga bago pa lang sa channel ko at gusto pang makapanood ng video na gaya ito, please do subscribe and click the notification bell para ma-update kayo once may bago tayong upload.